Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Ang pag-aaralan natin ngayon dito sa video natin ito, itong sikat na materials na ginagamit ngayon sa construction, itong tinatawag na fiber cement board o yung hardiplex. Tatalakayin po natin yung advantages at saka disadvantages ng materials na ito. Sa totoo lang mga boss, no, pwedeng gamitin materials ito pang wall, pang kisame at iba pa itong fiber cement board, no. Kagaya ng nakikita natin, no, up and down itong bahay na ito, pero yung mga wall niya ginamitan ng fiber cement board o hardiplex. Ito yung tatalakayin natin sa video natin ito, yung advantages at saka disadvantages ng hardiplex. Kaya lang bago tayo mag-umpisa mga boss, sana po pakipindot lang yung like, subscribe, tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung talakayan natin sa fiber cement board. Ang una nating pag-aaralan mga boss, no, pag-aaralan muna natin kung ano po ba yung fiber cement board o yung tinatawag na hardiplex. Yung pong fiber cement board are composite materials made of sand, cement, and cellulose fibers. More specifically, they are composed of Portland cement with glass fiber mesh on the surface, sometimes called hardiplex. Ayan po pala, no? Ito po palang hardiplex, gawa po siya sa buhangin, simento. Ito pong simentong ginamit dito, ito po yung Portland cement, no? Tapos sa cellulose fibers, ayan po. Okay, punta na po tayo sa advantage tsaka disadvantage ng fiber cement board or tinatawag na hardiplex. Ang una nating tatalakayin mga boss, no, ito munang advantages ng fiber cement board, no. Ang una, fiber cement board is easy to install. Ito pong fiber cement board na ito, napakadali pong i-install ito, no. Kung nakikita nyo po itong ini-install nila, simple pong i-install itong fiber cement. Pangalawa po, yung fiber cement board is long lasting. Tama po yan, kasi ito pong fiber cement board, subok na po ito na matibay. Kaya tumatagal po itong materials na ito, no. Yung pangtatlo po, fiber cement board is termite proof. Tama po yan na ito pong hardiplex na ito o yung tinatawag na fiber cement board, hindi po inaanay yan. Okay, punta po tayo sa susunod na advantages naman. Ang susunod na advantage na pag-uusapan natin sa fiber cement board or hardiplex mga boss, no, yung fiber cement board is water resistant. Tama po yun, no, kasi karaniwan po itong fiber cement board, ginagamit po ito na pangdingding, no. Kaya kung nauulanan ito lagi, wala pong problema, no, kasi water resistant po yan. Dito po sa panglima, yung fiber cement board is lightweight. Tama po yan, kagaya po nitong bahay na may second floor na ito, no. Pinangdidingding po sa second floor, ibig sabihin mas magaan na po ito kesa sa hollow block na dati pong ginagamit, no. Kaya makakatipid po tayo sa gastos instead na malalaki po yung poste, biga at yung iba pang parte ng gusali, magaan na po, no. Ngayon yung pang-anim, fiber cement board is fireproof. Tama po yan, no, hindi po nasusunog yung fiber cement board, no. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na tatalakayin natin mga boss, no, ito namang disadvantages naman ng hardiplex, no. Need skilled workers to install fiber cement board. Ito pong fiber cement board, hindi po basta-basta ini-install ito, no. Kailangan po itong mga manggagawa natin, talagang bihasa, no, sa pag-install ng hardiplex. Kaya hindi po basta-basta dini-DIY ito, no. Yung pong pangalawa, fiber cement board is easy to crack when not handled properly. Tama po yan, dahil sand po yan, cement, medyo madali pong mag-crack yan, no. Yan po yung pangalawa. Yung pangatlo, fiber cement board needs proper tools to use during installation. Ito pong fiber cement board, hindi po basta-basta tools ang ginagamit dito, no. Hindi po kagaya ng ginagamit natin dati na martilyo, pinapakupo, hindi po yon, no. Meron po talagang mga tools na ginagamit dito
na dapat, no, para hindi po mabasag itong fiber cement board o itong hardiplex. Okay, punta po tayo sa susunod na disadvantage naman. Ang iba pang disadvantage ng fiber cement board o hardiplex, mga boss, no, yung pang-apat, need proper spacing of support to prevent breakage. Ito pong spacing na ito, ito pong metal spacing na ito, hindi po dapat tinitipid ito, no? Yung iba po kasi ang ginagawa nila, malalayo po yung spacing, mali po yon, no? Kasi may posibilidad po na mabasag yan, no? Kaya hindi po dapat tinitipid yung spacing na yan. Yung pong panglima, gap in between fiber cement board is visible. Tama po, no? Ito pong gap na ito sa pagitan ng fiber cement board, kitang-kita po, no? Kaya yung iba po, ang ginagawa nila para mawala yan, minamasilya po, no? Pero okay lang po yan kasi talaga pong kahit na plywood ang ilagay nyo dyan, eh, kitang-kita naman po yung gap, no? Kaya ito pong gap na ito, ito po yung isa pang disadvantage, no? Okay, yun lang po, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo pong kalimutang pindutin yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.